Okay, what's up mga brothers? Welcome to another episode of Jesse Boy Motovlog. Okay, galing tayo sa trabaho mga brothers. So, nandito ako ngayon sa parking. Alright. So, labas na tayo. Check natin yung nagre-record. Alright, nagre-record. Kamusta? Kamusta mga brothers? Sa mga bago sa channel ko, please subscribe and hit the bell button to get notified on my next video. So umikot pa ako, no? Dahil sarado yung cashier sa baba. So mga brothers, ngayon kasi wala pa tayong ano schedule or wala pa tayong pinaplanong ride. Pero yung ibang kaibigan natin na naririnig ako na gusto daw nila mag-ride sa Laguna dun sa bahay ng tropa natin. So sabi ko ayusin natin yung schedule. By the way, nandito ako sa BGC, nagtatrabaho. Sa mga bago dyan, no? Putik. Grabe to. Ang tindi naman ng kotse na to. Grabe tong kotse na to. Mahabang eh. Eto, Brad. Oo, oh, kitang-kita, ang bilis eh. Ang bilis. Tapos dire-diretso lang siya. Siya pa ngayon ang galit. Ayos tong nakakotsi na to ah. Siya na ngayon dire-diretso. Muntik niya ng mga bangga yung motor. Parang siya pa ngayon yung galit ah. So nakita nyo naman ang eksena mga brother, no? Puta, ang bilis-bilis ng kotse. Tapos muntik nyo na mabangga yung naka, hindi ko alam kung KTM, naka KTM Duke yata yun. Eh yung lalaki yata naka, may dashcam din sa motor niya. So nakuhanan din natin. Diba may mga ganun tao talaga, no? Na sila na nga yung nakagrabyado. Sila pa galit, no? Kaya talaga, iingat ka talaga sa lahat ng oras. Hindi mo kasi alam kung ano yung masasagupa mo sa kalsada or sa daan. Okay, by the way, move on tayo. So, mga brother, papunta ako ngayon sa monumento. Pero susunduin ko pa si CIC ngayon. Oops. Lupit nun ah. Minsan may tama na rin to si Sulin eh. Sarap ng takbo ko, biglang mamamatay. Yun yung problema mga brothers pagka ano, hindi mo napapainit. Pag hindi ko kasi napapainit yung motor na to, si Sulin, tapos pinatakbo ko, bigla na lang namamatay. So inaayos tong lugar na to, no? Yung daan na to. So sa mga brothers natin dyan, lalo na sa mga laging exposed or laging humaharap sa mga
maraming tao, pumupunta sa maraming tao. Ingat-ingat tayo mga brothers, dahil sa kumakalat na sakit na coronavirus. Medyo ingat-ingat tayo. Ang karamihan na tinatamaan niya is matatanda. So mas nakapokus yung health organization natin sa mga edad 60 pataas, kasi yan yung number one na talagang natatamaan. Iwas lang, laging hugas lang ng kamay or mag-alcohol, hand sanitizer. So yun lang mabibigay kong tip mga brother, para maiwasan natin yung sakit na yan. At iwas-iwasan muna natin mga brothers pumunta sa mga mataang lugar katulad ng mga mall. Kaya mapapansin nyo mga brothers, yung daan ngayon napakaluwag, kasi halos konti na lang naglalabas sa daan, konti na lang ang naglalabas sa kalsada. May isa pala tayong subscribers na nag-comment sa atin. Sabi niya mag-vlog naman daw ako sa pag-install ng headlight direct sa battery, no? So brother, actually nagpalit na ako ng headlight ko. 6 LED yung pinalit ko. So sabi ko kasi sa mekaniko, i-direct sa... Actually, nung time na yon hindi ko na i-vlog yun, mga brother. Hindi ko siya na i-vlog. Pero napainstallan ko na kasi ito eh. Sorry bro ha. Hindi ko na kasi pwedeng painstallan to kasi naka-install na yung LED na headlight sa akin. Tsaka naka-direct na rin sa battery yung ano natin. Yung headlight. So malay mo sa susunod, pag bumigay itong headlight natin, pakita ko kung paano i-install mga brother. Okay, ang mahirap kasi dito sa ano ko, sa visor ko pagka sinarado ko. Ay nako, nagmo-moist. Tuwing nagra-ride talaga tayo, sarap talaga. Sarap sa pakiramdam. Alam mo yon, pag nakaupo ako sa motor at nagra-ride ako, lalo na sa malalayo, grabe, nakaka-relax sobra. Para sa akin talaga, stress reliever itong pagmumotor. Siyempre, hindi naman tayo kamote magpatakbo. Alalay lang lagi. Oh, may sunog na naman, oh. Woo! Shkupo. Sunog na naman. San kaya yun? Lalo na, papunta na ng summer. Next month, April na. Oh! Dami, oh. San kaya to? Sana, walang masyadong... matupok na bahay. So sa mga brothers ko pala na nanonood ng ano natin, no? Nang vlog natin sa Marilake, doon sa El Paso. Mapapansin nyo mga brother, yung pagkuha ko ng drone, nanginginig yung kuha. Ganun siya ka stable kasi sobrang lakas ng hangin.
Putik na yan, munti ka na. Kala ko, dediretso. Ayun na naman, oh. Talagang malala na siguro yun. Talagang mapapansin mo talaga, no? Mga eksena sa kalsada, no? Shoutout pala sa mga bumbero natin dyan. Shoutout sa inyo. Saludo ko sa inyo, mga bro. Saan kaya yan? Buti na lang, andyan yung mga bombero nating mabilis kumilos. Time is 10 o'clock in the evening. Diretso pa ako ng Caloocan. Alright, wala nang stoplight dito. Anong mahirap pag wala ng stoplight, no? Oop, yeah. Nag-record pa ba ako? Ayun, nag-record pa. So, pagpasensyaan nyo na, brothers, kung may mga wind noise, no? Kasi inaangat ko yung visor kasi nagpapag. Kahit di naman na ulan, hindi ko pa rin nabibilan to ng ano eh, anti-fog na lens. Shout out Joyride. Napanood ko kahapon yung mga sasakyan na bigla na lang bumubukas ng ano, bigla na lang nagbubukas ng mga pinto, no? Nakakatakot. Napanood ko dun yung ano, pagbukas niya tapos sabay may dumaan na truck. Ay, naku, napipi talaga siya. Wow! Talagang malupit ang kapit nitong Metzeler natin. Oh, panalo talaga, mga brother. Advisable ko talaga 'to. Sa inyo, kung gusto niyo magpalit ng tire, mag-Metzeler na kayo. Sportex Street. Napakaganda ng kapit. Hindi pa ako pinapahiya nito, mga brother. Wet or dry, makapit talaga siya. Subscribers ko pala dyan na sumusuporta, no? Maraming salamat, mga brother. Kahit na konti lang kayo nanonood, maraming salamat pa rin. Thank you sa suporta nyo. Liko muna bago signal light, no? Lupet. Yan yung mga disgrasya. Liko muna bago signal light. Alright. Natin pag-alanganin. Pag dito ka nakapwesto, dapat lipat ka doon, bro. Yo! Kasi yung iba dumediretso. Mahirap na, baka masapul ka. So itong way na to, nandito tayo sa Ulia Vargas. Dito sa likod ng Mega Mall to. Dito ako dumadaan, mga brother, hindi ako dumadaan ng EDSA kasi matraffic. Pag nanggaling ka ng market or Taguig, BGC, dito ang way ko, dito sa Pasig.
mas maluwag ang kalsada dyan. Confirm mo naman na mag-headsa ka. Halos hindi mahulugan ng karayom minsan dyan. Kaya bihira lang ako mag-vlog sa EDSA, mga brothers, kasi talagang nakakatakot. Lalo na minsan yung mga sasakyan, walang pakundangan. Bagong palit yung brake pad natin, no? Bendex. Sobrang kapit panalo. Sobrang kapit niya, mga brother. So, kung kayo magpapalit ng brake pads, piliin nyo na Bendex brake pads. Shoutout Bendex, baka naman. So, nandito na ako sa Mega Mall, mga brothers. Okay, so balik na lang ako pag nandito na si CIC. Ciao! Okay, welcome back, mga brother. So nandito na si CIC. So ngayon, diretso na kami na Caloocan. Pasok na tayo ng EDSA, mga brothers. Okay, what's up, mga brother? By the way, mga brother, no, nung isang gabi hindi ko na naipakita sa inyo, pumunta ako ng Caloocan kasi bigla na lang tayo nalobat. Pala ako nakapag-charge, mga brothers. So today, pauwi na ako. Nandito ako sa Pasig. Oop, yeah. Dito ako sa Pasig, mga brothers. Diretso na ako ng Taguig ngayon. Alright, let's go. Woo! Thursday, it's my day off. Kasi ako, mga brothers, ang day off ko is Thursday. Yung iba, di ba, as weekends. Ako naman, Thursday ang day off ko. So, marami tayong magagawa pag Thursday. Compare mo pagka Linggo or Sabado, wala kang masyado magagawa kasi halos karamihan sarado. Tsaka kung nagba-vlog man ako, ha, mapapansin mo, mga brothers, pag nagba-vlog ako, every Thursday yung vlog ko. Tuwing day off ko lang yan. So naka-open yung visor natin, kaya kung mapapansin nyo, may mga wind noise. Pauwi na ako ng Taguig ngayon. Galing ako ng Caloocan. So si CIC, naiasit ko na rin sa work. Woo! Woo! Yun, mga brother, no, pansin nyo biglang nag-iwan na yung boses ko. Nakasarado na yung visor natin. Medyo buo na yung boses. Alright, shout out Sniper 150 nasa harapan ko. Plano ko sana ngayon is hihigpitan ko yung ano, yung kadena ko kasi masyadong laylay na siya. Namiss ko yung stock. Alright.
Uli ka Balbon. Yung mga pulis na nang uuli dito. May nagtatanong pa rin sa atin, no, kung bumigat ba ang Sniper 150 natin. Yes, mga brothers, bumigat siya. All you have to do is magpalit kayo ng malaking sprocket para mas magandang hatak. Sumasabay pa rin siya. Para sa akin, yung bilis niya dati is ganun pa rin. Hindi ko lang sure dahil dito ba sa Mamaw sprocket na ginamit natin. Sobrang laki niya. Pero ang issue is sumasayad siya sa swing arm. Sa RC Racing na swing arm natin. Yun ang issue. Ginagawa ko pa rin ng solusyon ngayon kung paano natin maiwala yan. Ano? Paano natin mapawala yung maingay na yan, mga brother. Woo! Lupit ng kapit ng brake pad natin. Talagang konting diin ko lang, panalo na siya eh. Talagang mapapansin mo yung paghinto niya, yung pagpigil niya. Panalo talaga dito sa C5 pag hindi ganun ka-traffic. Oh, may nangangamote sa atin, no? Shout out sa'yo, bro. Kita nyo hatak na yan. Konting piga lang yan, mga bro. Woo! Sarap. Sarap gitu ya. Woo! Shout out pala sa mga Ilonggo dyan, no? What's up? Kamusta sa inyo, da? Woo! Sa mga Ilonggo, please subscribe sa mga amigo, ah. Please subscribe and hit the bell button.
to get notified on my next video. Woohoo! Alright. Ayun na yung nakipaglaro sa atin, oh. Gusto niya talagang mauna. Woohoo! Alright. Slow down. Magpapatakbo ko na yung mga ganun mga brothers, make sure nyo lang na know your limits, ride safe always. That's our tagline mga brother. Syempre sana nagre-record tayo, no? Yun. Subukan natin maging kwart dito mga brothers, no? Kasi nagpaplano na ako magpagawa ng stickers para may pamigay sa inyo mga brothers. Maging kwart ako dito sa paggawa ng mga stickers, no? Kung gumagawa sila at kung magkakaano. Open sila ngayon. Bukan natin maging choir. Here. Kuya, gumagawa ba kayo ng mga logo sticker dito? Logo sticker? Gumagawa kayo? Logo ng? Mga sticker. Logo ng... Parang mga ganitong logo. Yan o. Isang buong ganyan. Ilan na? Gano'n pa karami yan? I-inquire ko muna, siguro mga 500, ganyan. Magkano yung ganun? Hindi, ano muna, ano muna kung talagang 500 mo talaga yan. Tsaka palang malalaman? Oo. Pero may estimate ka kung, may estimate ka kung magkano isa? Alam mo yan, 3M o hindi? Pag 3M, mas mahal? Ano? Minimum namin 55 pieces, tapos 40 pesos yung isa. 40 pesos isa? Pag hindi 3M. Kasi 50 ang isa, kapag ano.
Pero kapag depende na sa ano? Depende pa rin. Parang volume niya na. Okay, okay. Sige, sige. Balik ako mamaya dito. Iyan ako mamaya. Sige, salamat po. Thank you. Okay, so tama ba yun mga brothers? Kasi first time ko lang magpagawa ng sticker. So hindi ko sure kung mahal ba or mura sa kanya. 40 pesos ang isa. So sa mga brother natin dyan na gumagawa ng sticker, no, baka please comment below kung may alam kayong mas okay. So pakita ko sa inyo mga brothers kung saan ko kinuha sa Sulen, no. And yan, Yamaha, shout out. Daming nagpapagawa. Diyan ko kinuha si Sulen. Kasi nandito lang naman ako sa signal. So that's it mga brother. Alright, ingat ka lang dyan. Baka maging palaman tayo. Okay. Sabi nga nila, unang bili ko ng mouse bracket na to, sabi ng seller sa akin. Sabi ng seller sa akin, pag tumakbo ka ng 80 or 90, ang takbo mo is parang tumatakbo ka daw ng 100 pataas, sabi niya. Kasi ang ganda ng hatak talaga ng mouse bracket. Shout out sir, bro. Sana supportahan nyo pa lahat ng mga videos ko mga brothers. At makapag-schedule tayo ng ride. So mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Jesse Boy Motovlog and hit the bell button to get notified on my next video. Know your limits. Ride safe. Always. Ciao.